Sa anong paraan nga ba napapatunayan ang salitang pagmamahal? Sapat na ba ang kasal? Pero paano kung kahit anong gawin mo ay kusang lumalapit ang tukso? Ako si Gail, 32 years old, at kasal sa asawa kong si Lance ng halos 5 taon. Matagal na kaming nagbabalak magkaanak pero still no pa din ang sagot. Lumabas ako sa comfort room dala ang mabigat na reaksyon. Nanlulumo kong nilingon si Lance tsaka naglakad palapit, iniabot ko ang piti at tulad ng inaasahan ay napabuntong hininga siya nang makita na negative iyon. I'm sorry kung na-disappoint na naman kita. Malungkot na saad ko tsaka ako naupo sa tabi niya. Ngumiti siya ng mapait tsaka hinagod ang buhok ko. Tsaga lang, pasasaan ba at magkakaroon din tayo? Nakangiting-an niya. Alam kong mahirap para sa kanya na ngumiti, lalo at sabik na siyang magkaanak. Malay mo sa susunod ng uwi ko. Anya pa. Siman siya at bukas na ang schedule ng pagsampa niya uli. Napakatagal na naman bago kami muling magkita. Huwag mo na akong ihatid sa airport. Ayokong umiyak ka na naman dun. Anya pa tsaka hinaplos ang buhok ko matapos ay hinaggan ang noo ko. Huwag kang lalabas ng bahay kung wala kang kasama, okay? Anya pa tsaka ngumiti at hinatak ang maleta niya palabas. Sa lahat ng bili niya ay yung pag-alis kong mag-isa ang hindi niya nalilimutan. Ganun niya ako kamahal, pero nabago ang lahat dahil sa isang desisyon na magpapabago sa aming pagsasama. Niyaya ako ni Emma na mag-hangout as a school batchmates. Hindi ako nasabihan na nandun pala si Sky. Manliligaw ko noong high school hanggang mag-college. May kaya ang pamilya niya kaya nasundan niya pa ako kahit sa ibang school ako nag-enroll noon. Pero hindi ko siya sinagot dahil nakilala ko si Lance at siya lang ang bukod-tanging lalaki na nagpatibok ng ganoon sa aking puso. Come on, Gail! Huwag mong tipidin! Si Sky naman ang may sagot niyan! Natatawang ani Emma. Hindi kasi ako masyadong nagiinom dahil madali akong malasing. Lahat sila ay halos pumunta sa crowd nang tumugtog ang disco music. Nagulat ako nang mapalinga ako sa tagiliran ko at nandito na si Sky. How are you? Masaya ka naman ba kay Lance? Anya. Nakakapagtaka dahil 35 na siya pero binata pa din siya. Ah, oo naman. Masayang masaya. Yun nga lang, mahilig siya sa travel kaya imbis na pag-handle ng business ng parents niya, ay pagsisiman talaga ang tinutukan niya. Hindi ka ba nalulumbay sa ganyang setup? Baka kaya ka hindi magkaanak ay dahil malayo siya palagi sa'yo. Tila kinain ako ng lungkot. Totoong dumadating sa punto na ganoon na ang naiisip ko, pero mahal ko si Lance. At hindi sa isang kapintasan niya hihinto ang pag-ibig ko para sa kanya. Hindi naman siguro. Tipid na ngiti ang sinalubong ko. See, kahit ikaw hindi mo alam ang exact na isasagot sa akin. Tawang anya na ikinakunot ng noo ko. Lasing ka na ba? Ano ba ang gusto mong palabasin? Sinalubong ko ang tingin niya pero napagitla ako nang ilapit niya ang mukha niya sa akin dahilan para masalubong ko ang mainit niyang hininga kasabay ng pag-alingasaw ng alak na nainom niya. Naiatras ko ang mukha ko tsaka ako gumawa ng distansya. Mag-enjoy ka na lang at huwag ako ang pagkaabalahan mo. Inirapan ko siya pero nakita kong inisihan niya lamang ako. Sky, di ba kayo na ni Samantha? Dinig kong tanong ng isa naming batchmate. Pinilit kong huwag lumingon kahit nakikita ko na nakatanaw pa din sa akin si Sky. Pakiramdam ko nagsisisi ako na sumama pa ako sa party na ito. Naku sis, napakaganda mo talaga! Bulong sa akin ni Emma. Halata na kahit may asawa ka na, ay patay na patay pa din sa'yo si Skylar! Tila kinikilig na anito. Emma, hindi nakakatuwa. Sam is just my fling. Hindi siya ang tipo ng babae na gugustuhin ko. Sinabi niya iyon ang nakatanaw sa akin, para bang sa akin siya nagpapaliwanag. Ang party na iyon ay hindi pa natapos. Napag-alaman namin na kaya pala sagot ni Sky ang lahat ay dahil kanya iyon. Siya ang may-ari.
Nagulat kami dahil may lihim palang private resort sa likod noon at dinala niya kami doon. Kung ako ang tatanungin ay ayaw ko na sanang sumama dahil napakarami na nang nainom nila. Karamihan sa amin ay susuray-suray na. Pasado alas 11 na din ng gabi at bawal sa akin ang napupuyat. Minsan lang kita yayain kaya sana ay ayos lang sa'yo. Sorry pala sa nasabi ko kanina. Halata ang sinseridad ng sabihin niya iyon kaya nakonsensya naman ako kaya pumayag ako. Nakaupo ako sa gilid ng pool habang nagkakatuwaan ang mga kasama ko. Nang lumapit si Sky, dala ang mataas na clear glass na may lamang juice. May lemon pa nga iyon sa gilid ng labi ng baso. Ah, salamat. Nakangiting saad ko. Naupo siya sa tabi ko. Ang totoo, isang katulad mo ang pangarap kong makasama habang buhay. Kaya ako hindi nag-aasawa hanggang ngayon ay dahil umaasa pa din ako na may chance pa din tayo. Mapait siyang umiwi habang nakatanaw ako sa kanya. Hindi makapaniwala. Ano bang sinasabi mo? Madami ka pang makikilala ng higit sa akin, Sky. Napahigop tuloy ako ng juice dahil sa kaba. Hindi, Gail. Ikaw lang ang gusto ko. Anya pa. Sa ikalawang paghigop ko ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Nilingon ko siya pero nakatingin lang siya sa akin habang umiikot na ang paningin ko. Nabitiwan ko ang baso at nadinig ko ang pagkabasag nito. Ang pagkahilo ko ay nasabayan pa ng panghihina ng tuhod ko pati na ang buong katawan ko. Naramdaman ko na lang na umaangat na ang katawan ko at naaamoy ko ang pabango ni Sky. Kahit ang ibuka ang aking labi ay parang hindi ko magawa. Maingat niya akong inilapag sa kung saan. Maliwanag na ilaw lamang ang nakikita ko dahil hindi ko mailinga ang mata ko ng mga oras na iyon. Naramdaman ko ang kamay niya na humahaplos sa katawan ko. Gusto kong sumigaw at humingi ng tulong pero hinang-hina ako. Ang pagtulo ng luha sa mata ko ang tanging nagawa ko. Nararamdaman ko ang kamay niya na nasa hita ko na at ang labi niya ay bahagyang dumadampi sa aking balat. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Nakakaramdam na ako ng antok. Kahit anong pigil ang gawin ko ay kinakain ako nito. Maawa ka, Sky. Huwag mo sa akin gawin to. May asawa na ako. Mga katagang gusto kong isigaw sa kanya pero hindi ko kaya hanggang sa kusang bumagsak ang talukap ng aking mga mata. Nang idilat ko ang mata ko ay nakabalot ako ng kumot na puti. Wala akong saplot. Iniling ako ang mata ko sa gilid at naroon si Sky. Hubad din ang kanyang katawan habang nakatalikod sa akin. Gusto kong umiyak ng husto. Nasapo ko ang aking bibig habang patuloy na gumuguhit ang luha sa aking mata. Hindi ako pwedeng gumawa ng ingay dahil baka siya magising pero talagang hindi ko napigil ang emosyon ko. Hayop ka, Sky. Paano na ako? Paano ako tatanggapin ang asawa ko? Luha ang nasabi ko sa sarili ko. Pero napagitla ako nang bumaling paharap sa akin si Sky. Dumilat ang gwapo niyang mata at direktang nakatanaw siya sa akin. Nagulat pa siya nang masilayan ako na umiiyak. Tila ba ganoon na lang ang pagkadurog ng puso niya dahil sa luhaan kong mga mata. Gail? Ani at saka akmang hahawakan ang braso ko pero tinulak ko ang kamay niya palayo. Huwag mo kong hawakan, visit ka. Ano ang ginawa mo sa akin? Ano ang ginawa mo sa akin? Umiiyak pa din ako habang yakap ko ang kumot na nagtatabing sa aking kaawa-awang katawan. Paano mo sa akin nagawa ang ganitong klase ng kawalangyaan? Ha? Gail, baka ito na yung chance para maging okay ang pagsasama niyo ni Lance. Paliwanag niya. Hindi kita kukunin sa kanya. Hayaan ko sa iyo ang bata kung sakali na may mabuo. Paliwanag niya pero malakas na sampal ang isinagot ko sa kanya. Uy, nalangya mo na ako ngayon. Umaasa ka pa na magkakaanak na tayo?
Ang mata ko ay nagpupuyo sa galit pero ibinaba niya ang kanyang paningin at tila ba ganoon na lamang kalungkot ang kanyang mata. Gail, hindi ko to ginawa para sa akin. Ginawa ko to para sa ikabubuti mo. Masakit siyang ngumiti. Hindi ko sinabing mawawala ako. Pero sa ngayon ay iiwan kita. Dadating ako sa mga panahon na kailanganin mo ko. Dahil alam ko balang araw ay maiintindihan mo din ang lahat. Anya, inilayo ko ang aking paningin nang tumayo siya dahil alam kong wala din siyang saplot na tulad ko. Nakatulala ako pag-uwi ng bahay. Malalim na nag-iisip kung paano ang hakbang na gagawin ko. Kung paano ko ipaliliwanag kay Lance na may nagsamantala sa akin, gayong hindi niya nga alam na sumama ako sa batchmates party. Walang signal sa kanila madalas, kaya kahit ipaalam ko pa at baka sa susunod na buwan niya pa ako replyan. Ma'am, heto na po ang request niyong honey tea. Saan ang isa kong maid? Ngumiti ako tsaka magana kong ininom iyon. Napapadalas naman ang pag-inom mo niyan, iha. Si Manang habang nagpuputol ng lagpas na sanga ng ibang halaman sa garden. Ayaw mo nang inumin yung inuwi ni Lando na kape galing sa Spain. Natigilan ako at napaisip. Oo nga no, bakit nga ba hindi ko na iniinom yun? Manang, hindi ko na po kasi gaanong type ang lasa noon. Ngiwing saad ko. Napatawa naman si Manang kaya nagtaka ako. Sige na, lahat naman ay nagbabago, iha. Ngiting saad pa ni Manang. Tuwing umaga ay nakasanayan ko na ang air freshener sa aking kwarto dahil ni-request ko iyon kay Manang ng unang taon pa lamang ng kasal namin ni Lance. Madalas nga ako pa ang bumibili ng mga scents noon, pero ngayon ay nagising ako at parabang hinahalukay ang sikmura ko sa amoy ng rose scent. I hate it. Salubong ang kilay ko tsaka ko dinakma ang air freshener. Padabog kong binato iyon sa basurahan tsaka ko binuksan ang glass door ng aking veranda at sumimoy ng hangin. Damang-dama ko pa iyon nang mahinto ang mata ko kay Manang na nakatanaw sa akin. Nakatitig siya at bakas ang pagtataka pero kalaunay nakangiti na din. Ilang minuto pa akong ganoon dahil kahit ako ay naninibago na din sa inaasta ko. Alas 10 ng tanghali ay napagdesisyonan kong pumunta sa klinik ni Mario. Malapit kong kaibigan, pero kay Ashley ako dumiretso dahil siya ang bukod-tanging babae na doktora doon. Oh, hi! Masiglang anito nang makita ako. What's bring you here? Mas gumaganda ka yata ngayon. Biro niya. Napalinga ako sa lalaki na naroon sa gilid. Sa pagkakaalam ko, ay Maki Rivas ang pangalan niya at isa sa kaibigan ni Skylar. Ngiti lang ang iginanti niya sa akin. Paano, mauna na ako. Pinatatanong lang ni Maxwell yung result ng surrogation niya. Pero hindi ko naman in-expect na doon pa sa ex niya. Anito pa tsaka bumalot ang malakas niyang pagtawa sa loob. Tumayo siya tsaka lumabas. Bagay kayo. Biro ko tsaka ako naupo. Tinaasan niya ako ng kilay. Kapag talaga wala si Lance ay ganyan kakaganda. Tawang anya pa pero makahulugan iyon. Ayaw kong mapabilang sa babae ng Maki na yun. Sa kanilang magkakaibigan ay si Skylar lang yata ang pinakamatino. Maarting anya pa pero natigilan ako. Akala mo lang na matino yun. Hindi mo alam kung ano ang ginawa ng visit na yun sa akin. Isipin mo, napaka-loyal pa din niya sa all-time crush niya. Hindi pa din nag-aasawa. Tawang anya pa. Ano pala ang pinunta mo dito? Anya, tsaka ako tinignan matapos niyang isalansan ang mga papel sa table niya. Nagbuntong hininga ako. Dapat ay sa isang psychologist ako pumunta. Pero gusto ko munang sa'yo dumaan dahil mas may tiwala ako sa'yo. Saad ko, tumango siya at sinasabing ipagpatuloy ko ang sinasabi ko. Napapansin ko ang mga pagbabago sa sarili ko.
At natatakot ako. Saad ko. Tulad naman ng ano? Anya, pero kalmado pa din. Pagbabago ng mga type kong kainin. Mga nakagawian kong ayaw ko na ngayon. Kahit si Manang ay napapansin na yun. Malungkot kong saad pero kinikilig siyang tumili habang sabik na pumapalakpak. Oh my God, Gil! Tila maiiyak na Anya. Baka yan na yun! Alin? Naguguluhan kong saad pero nilakihan niya lang ako ng mata. Siyempre! Yung baby na gusto niyo ni Lance! Anya pa dahilan para magpantig ang tenga ko. Pakiramdam ko ay nagpaulit-ulit iyon sa pandinig ko. Baby namin ni Lance? Oh, ni Sky. Here. Iniabot niya sa akin ang isang pregnancy test. Kapag nag-positive yan, pauwiin mo na si Lance. Anya pa tsaka ako pinagtulakan sa restroom niya. Nanginig ang mga binti at kamay ko nang maupo ako sa lat bowl. Hinintay kong lumakad ang pagkabasa ng test kit hanggang sa mabitawan ko iyon at nasalo ang aking dibdib. No. No, this can't be. Hindi kami pwedeng magkaanak ng hayop na lalaki na iyon. Napaiyak ako tsaka ko sinapo ang aking puson. Tumingala ako habang umaagos ang aking luha. Sa tinagal-tagal na gusto kong magkaanak, ay bakit pa sa isang pagkakamali? Ano po ba talaga ang plano niyo sa akin, Diyos ko? Nanghihina akong lumabas at ibinigay kay Ashley ang test na positive ang result. Ang kasiyahan niya ay hindi matumbasan para sa akin, ngunit ako ay nanlulumo. Marahil wala siyang kaalam-alam sa kung ano talaga ang nangyari sa akin at kung sino ang ama ng batang dinadala ko. Ilang araw na din natulala ako. Walang ganang kumain, kahit kumilos panay ako iyak at paulit-ulit na iniisip kung ano ang dapat kong gawin sa bata sa tiyan ko. Mag-aapat na buwan na akong buntis at medyo halata na. Habang nakahiga ako isang umaga ay nadinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto ko. Manang, ayokong kumain. Saad ko nang hindi siya nililingon. Ayaw mo din ba ako kausap? Napaigtad ako ng bangon at taranta na lumingon. Si Lance. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman, pero saya, takot at kaba ang malinaw na nararamdaman ko sa ngayon. Nakangiti siya nang maglakad sa akin palapit hanggang sa makaupo siya sa kama ko. Napatigil siya nang makita ang may kalakihan kong tiyan. Bakas ang gulat at dismaya sa kanya. Pero bakit? Hindi ba dapat ay masaya siya? Buntis ka? Hindi makapaniwalang Anya pero kaagad na tumulo ang luha ko. Ganito pala kasakit na makita ang ganitong reaksyon mula sa kanya. Hindi siya masaya. Hindi ba dapat ay masaya ka? Saad ko habang tumutulo ang aking luha. Bigla akong nakaramdam ng awa para sa sanggol na nasa sinapupunan ko. Masaya naman ako. Medyo nagulat lang. Pilit ang ngiting Anya tsaka ako niyakap. Yakap na walang kasing lamig malayo sa yakap na pinapadama niya sa akin noon. Paranoid lang ba ako? Dahil alam kong ako ang may malaking kasalanan sa kanya. Hinawakan niya ang tiyan ko, pero talagang hindi ko madama ang kasiyahan mula sa kanya kaya nag-iwas ako. Bakit pala umuwi ka? Yun ba ang dapat kong sabihin? Bakit? Ayaw mo ba ako dito? Tawang Anya. I stopped traveling. I decided to help Dad with our business. Dapat ba akong matuwa? Dahil makakasama ko na siya? O mas dapat akong kabahan dahil mas malaki ang tsansa na magkita sila ni Skylar na isa ding businessman? Bakit parang biglaan naman? Saad ko ng pababa na kami ng hagdan.
Matagal bago siya nakasagot kaya hinawakan ko ang kamay niya. At nagulat ako dahil kasing lamig iyon ng bangkay. Nahihirapan na daw kasi si Daddy kaya pinauwi niya ako. Anya tsaka pasimpleng binawi ang kamay niya. Iniakbay niya iyon sa akin. Nawala ang usapan namin nang matanawan ko ang mga in-laws ko. Wagas ng ngiti ang sinalubong ko sa kanila. Nakipagbeso ako. Oh God! Look, honey! Ani Mommy habang nakatanaw sa tiyan ko. Si Daddy ang tinatawag niya. Our daughter-in-law is finally pregnant! Tuwang-tuwa si Mommy at hinihimas pa ang tiyan ko. Napangiti ako dahil sa wakas ay nadinig ko ang totoong galak na saya. Yung hindi pilit. Napakarami ng pinag-usapan nila pero sa sinabi ni Daddy ako natigilan. Sa totoo lang, son, I didn't expect about your decision na tulungan ako. He didn't expect? Pero sabi ni Lance, pinauwi niyo daw po siya, Dad, eh. Tawang saad ko. Ginawa kong biro ang masamang nasa isip ko. Pinauwi? Gulat na ani Daddy tsaka ako nilingon. You know me, Gail. Napaka-supportive parents ko kaya hindi ko magagawang hadlangan ang mga bagay na magpapasaya sa only son ko. Saad pa ni Daddy. Pakiramdam ko ay may kumurot sa puso ko sa dahilang nagsinungaling sa akin ang asawa ko. He offer me daughter. Pagtatama niya pa. Nilingon ko si Lance at ganoon na lang ang takot sa kanyang mga mata. Lahat kami ay kilala si Lance na napaka-traveler person, pero para saan at kailangan pa niyang magsinungaling sa akin. Patalikod akong nahiga nang matapos ang dinner. Wala ako sa mood, kagagaling lamang ni Lance sa bathroom nang madinig ko ang pag-pop up ng ring mula sa phone niya. Nagpanggap akong tulog. Narinig ko ang yabag niya kaya bahagya ko siyang nilingon. Kinuha niya ang phone niya habang nakatalikod sa akin at base sa kilos niya ay may nire-replyan siya. Ganoon na lamang kasakit sa akin ang bagay na iyon. Ang isipin na may ibang babae ang asawa ko ay hindi ko nagawa kailanman maliban na lamang sa ngayon. Sino yun? Luha ang saad ko nang humarap siya sa akin. Nagulat siya pero kaagad din na nakabawi tsaka ibinagsak ang katawan sa kama. Kung ano-ano ang tumatakbo sa isip mo. You are my precious gift for my whole life. Kaya hinding-hindi kita ipagpapalit. Anya tsaka niya ako niyakap at hinagkan sa noo. Katrabaho ko yun. Tinatanong kung talaga bang hindi na ako sasama sa pagsampa nila next schedule. Malambing na anya. Pakiramdam ko ay napawi ang nakakaakit niyang boses ang mga inisip ko kanina. Baka nga paranoid lang ako dahil alam kong sa aming dalawa, ako ang may malaking kasalanan at hindi siya. So, babalik ka pa? Iiwan mo pa kami ni baby? Nakalabing saad ko, pero binigyan niya muna ako ng smack kiss bago siya sumagot. Of course not. Bakit ko kayo ipagpapalit doon lalo na at kumpleto na tayo? Ngitingan niya pa. Niyakap niya ako ng mahigpit tsaka ako pumikit. Ito na yata ang pinakamasarap na tulog ko mula nang umalis siya. Kinaumagahan ay maaga akong nagising dahil ngayon ang schedule ko para sa heartbeat monitoring ni baby. Napag-usapan na din namin ni Lance na sasama siya dahil unang beses namin iyong makikita. Bagay na hindi dapat pinapalampas. Kapwa excited pa nga kami kahit na alam kong hindi siya ang tunay na ama ng bata na ito. Hindi ko mapigilan na makaramdam ng guilt, pero pilit kong kinakalimutan iyon at iniisip na may mga bagay na kailangang idaan na lamang sa limot. Nauna na akong mag-ayos. Pumasok ako sa bathroom para maligo. Sandali ko nga lang iyon na tinapos at lumabas na din. Naroon ang pagtataka ko na para bang tarantang-taranta si Lance habang naggagayak. Ni hindi pa siya nakakaligo. Napakunot ang noo ko habang tinitingnan ang porma niya. Clinic lang kasi ang pupuntahan namin at hindi mall. May lakad ka? Bakit bihis na bihis ka? Takang saad ko. Oo, love. Sorry. Hindi ko nasabi.
Nakalimutan ko ngayon nga pala ang business meeting namin. Sagot niya habang nagmamadali siyang magsuot ng sapatos. Tinignan niya ako matapos at nakita niya kung gaano ako kadismayado sa ginagawa niya. Tila noon niya lang napagtanto kung gaano kahalaga sa akin ang araw na ito, pero binigyan niya lang ako ng nagmamakaawang titig. Sorry love, mukhang hindi kita masasamahan ngayon. Nagpapaunawang anya. Bigla akong nawala ng gana sa lahat. Pakiramdam ko lahat ng saya na nararamdaman ko kanina ay biglang naglaho na parang bula. Napayuko ako. Ah, ganun ba? Sige, umalis ka na. I think they are waiting for you. Mahina ang boses kong sabi. Hindi ko alam kung naaawa siya sa akin. Nadinig ko ang buntong hininga niya, naglakad siya palapit sa akin. Bahagya pa niyang hinaplos ang balikat ko, tsaka tinaas niya ang mukha ko at tinitigan ako ng diretso sa mata. Tumitig ako pabalik sa kanya. Base sa reaksyon niya ay humihingi siya ng tawad. I'm sorry love, babawi na lang ako next time ha? Dinampian niya ako ng marahang halik sa noo. Hindi na ako nakapagsalita hanggang tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Napangiti na lang ako ng mapait. Ganoon na lamang katraidor ang luha ko nang magunahan sila sa pagtulong mula sa mata ko. Kailangan mong intindihin, Gail. Urgent meeting yun. Para din sa future niyo ni baby yun. Pangungumbinsi ko pa sa sarili ko, pero wala akong magawa para patahanin ang sarili ko. Pasado alas 11 na ng tanghali nang marating ko ang opisina ni Ashley. Tulad nung nakaraan ay naroon na naman si Maki, pero sa pagkakataon na ito ay pati si Skylar ay naroon at masaya silang nagtatawanan bago pa nila ako mapansin. At alam mo ba sa sobrang tapang ni Zapanta, pumunta siya sa bahay ni Aleha. Tapos sinabi niya sa parents no na nabuntis niya si Alejandra. Tawang saad pa ni Maki, pero ang mata ni Skylar ay tumigil sa akin at bumaba sa tiyan ko. Tumigil ka na nga! Tawang saad pa ni Ashley. Lumabas muna kayo at may patient na ako. Pwede mo naman siyang i-check up nang nandito kami. Saad ni Maki na ikinataas ng kilay ko. Ano ka ba? Huminga lang ba talaga ang alam mo sa mundo? Siyempre may mga private questions ako na hindi nyo pwedeng madinig. Saad pa ni Ashley. Akmang magsasalita pa sana si Maki nang umugong ang boses ni Sky. Stop arguing, dark brat! Halata ang iritasyon sa boses ni Sky. Tumayo siya tsaka naunang maglakad palabas. Nice to see you here. Bulong niya tsaka nagderecho palabas. Alam kong malalim ang kahulugan ng sinabi niya, pero winalang bahala ko na lamang iyon. Oh, bakit mag-isa ka? Akala ko nakauwi na si Lance. Ani Ashley habang inaayos ang mga gagamitin namin. Natigilan ako tsaka nagbaba ng tingin. Balita ko nga din na titigil na siya sa pagsisiman. Is that true? Anya tsaka inilihis ang polo shirt na suot ko banda sa tiyan. Nakangiti ako nang tumango. Ah, oo. Actually, kaya nga hindi siya nakasama kasi inasikaso niya yung business meeting niya. May pagtataka naman akong nilingon ni Ashley. Bakit? Saad ko. Nagkunwari akong kalmado kahit ang totoo ay kinakain ako ng takot at kaba. You know Maki, Maxwell and Skylar are closest friend of mine. At alam ko ang mga bagay-bagay tungkol sa kanila. Marahil hindi nga lang lahat. Anya. Matapos ay nag-focus sa pag-monitor ng heartbeat ni baby. Look, ang cute niya! Anya habang kunwari natatouch. Alam mo, ganito din ang reaksyon ko sa mga iba kong preggy na patient. Pero mas nakakatuwa ka dahil alam kong matagal mo nang gustong magka-baby. Kaya naman talagang natutuwa ako. Anya pa habang nakatanaw kami sa monitor at pinapanood ang bawat pagtibok ng puso ng sanggol na nasa tiyan ko. Pwede mo bang ituloy yung sinasabi mo kanina? Nahihiyang saad ko. Ah, kinuha ng daddy ni Lance Skylar bilang investor ng company niyo.
At sa pagkakaalam ko ay around 2 PM pa ang start ng meeting na sinasabi ni Lance. Kibit balikat na Anya. What do you mean? Saad ko. May mga balita akong nadidinig tungkol sa asawa mo. Concern ako sa'yo dahil babae din ako na tulad mo. Anong balita? Lalo pang lumakas ang tibok ng puso ko nang sabihin niya iyon. Napabuntong hininga siya bago nagsalita. Wala ako sa posisyon para sabihin yan. Pero kung gusto mo talagang malaman, si Skylar ang tanungin mo. Nanlaki ang mata ko. Ano naman ang kinalaman ni Skylar? Napapaisip pa din ako habang tinatahak ang daan palabas ng klinika nang mapatigil ako. Okay ka pa ba? Si Skylar, nakasandal siya sa gilid, wari ko'y ako talaga ang hinihintay niya. Palagi naman akong okay, Sky, sigurado ka? Pagputol niya sa akin. Alam ko kung gaano mo kamahal si Lance, at ganun din naman siya sa'yo. Anya, tsaka ako tinitigan. Noon, matalim niya akong tinitigan. Hindi ko mahulaan kung ano ang nais niyang pakahulugan. Ano bang sinasabi mo? Nanginginig ang boses na saad ko. Ano ang alam mo tungkol sa amin? Ganoon na lamang kabilis na palitan ang aking emosyon. Ang kaninang Gale na matapang ay bigla na lamang tumulo ang mga luha sa harap ni Sky. Nanlaki ang mata ko nang daklutin niya ang pulsuhan ko at sapilitang isinakay sa kotse. Ano ba? Ibaba mo ko! Galit na saad ko habang nagwawala sa loob. Pero hindi niya ako pinansin, sa halip ay binuksan niya ang makina at dinrive ito sa kung saan. Gusto mong malaman kung ano ang alam ko, hindi ba? Sarkastikong Anya. Pero ipangako mo na magiging okay ka. Oras na makita mo ang mga bagay na hindi mo hihilingin na makita kahit kailan. Ano bang sinasabi mo? Nanginginig ang boses ko. Hindi ko alam kung gaano katagal na nasa kotse ako, basta huminto iyon sa isang mataas na ospital. Mula dito ay bumilang ka ng 11 palapag. Sa tapat ng salamin ay nandoon si Lance. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Nanghihina kong nilingon ang ospital at sinunod ang sinabi ni Sky. Ganoon na lamang ang aking pagtataka at panghihina nang masilayan ko ang aking asawa na parang aligaga sa isang hospital bed. Hindi tinted ang salamin na kinalalagyan niya, kaya ganoon ko siya kalinaw na natatanaw. Hindi. Kabadong saad ko kasabay ng pag-iling. Hindi si Lance yan. He told me na may meeting siya. At yun ang totoo. Nagunahan ang luha ko. Ano ba, Sky? Huwag mo kong lukuhin! Luhaan na ang aking mata. Kung papasok ka sa lugar na yan, siguraduhin mong buo ang loob mo sa mga maaaring makita mo. Sabi ko nga sa'yo, nandito ako sa oras ng kagipitan mo. Anya pa tsaka tinapik ang balikat ko. Pwede mo ba akong samahan? Nakagat ko ang ibabang labi ko sa pagpipigil ng panibagong bugso ng aking pag-iyak. Ngumiti siya ngunit puno iyon ng awa. Oo naman. Alam kong mas ngayon niyo ako kailangan. Makahulugang Anya. Pagpasok ay kaagad naming hinanap ang elevator at doon sumakay. Nanlalamig ako kasabay ng matinding kaba. Baka nga babae ni Lance ang naroon tulad ng nasa isip ko. Pumasok ang isang doktor sa elevator kasama ang nurse niya. House patient 306, saad ng doktor. Stable na po ang lagay niya, may asthma po pala dok. Mabuti na lang po at nai-concern ka agad ni Mr. Villamore. Para akong nabingi matapos kong madinig ang last name ng asawa ko. Lalong bumilis ang pagtibok ng puso ko at sa bilis noon ay para bang huminto sa pag-ikot ang oras at tumigil iyon para sa akin. Bumalik lamang ako sa ulirat nang hawakan ni Sky ang nanlalamig kong kamay. Kanina pa pala nakabukas ang elevator at wala na doon ang dalawang kasabay namin.
Iginiya ako ni Sky palabas hanggang sa matanaw namin kung saan lumiko iyong doktor at ang nurse niya. May naiwang medyo malaking awang kung saan natatanaw ko yung doktor na nakatagilid habang nasa likod niya iyong nurse. Mas iginilid ko pa ang mata ko hanggang sa matanaw ko si Lance. Nasapo ko ang bibig ko. Nakaakbay siya doon sa babae na nasa tabi niya at mukhang alalang-alala. Kung ganun, sino ang pasyente? Nanginginig ako habang tinatanong ko iyon sa isip ko. Mabuti naman po at naagapan niyo ang lagay ng anak niyo. Saad ng doktor na nagpatigil na naman sa akin. Nasapo ko ang bibig ko. Halo-halo ang mga sakit na nararamdaman ko. Tinanaw ko yung bata na nakahiga sa hospital bed. Mukhang nasa 2 taon na siya at kamukhang-kamukha siya ni Lance. Napasalampak ako sa sahig kasabay ng malakas na hagulgol na gustong kumawala sa aking bibig. Pero kailangan kong pigilin, kung hindi ay mapapahiya ako. Come on, Gail. Anyaya sa akin ni Sky, pero wala akong lakas na tanawin siya. Blur lang ang nakikita ko dahil sa payak na pagbuhos ng aking luha. He cheated on me, Sky. At ang worst, may anak pa sila. Naibulong ko. Para bang tinakasan ako ng lakas. Gail, come on. Kailangan na nating umalis palabas na ang asawa mo. Ganun kabilis na lamang akong nataranta kaya inabot ko ang kamay ni Sky para makatayo. Hinila niya ako sa gilid at itinago sa sarili niya. Nagpanggap kaming naghahalikan. Kahit ang mata ko ay puno ng luha, ay nagawa ko pa ding tanawin si Sky. Kung gaano nakakaawa ang kanyang paraan ng pagtingin sa akin. Ano ba naman ang mga tao ngayon sa hospital pag gumagawa ng iskandalo? Boses iyon ni Lance. Gusto kong magwala at sigawan ang pagmumukha niya para tanungin kung saan ba dapat. Pero naramdaman ko ang mainit na kamay ni Sky na pumigil sa aking pulsuhan kasabay ng pag-iling. Wari sinasabi na huwag ko yung pansinin. Dinala ako ni Sky sa isang coffee shop para kahit paano ay mahimasmasan ako. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Malayo ang tingin ko nang sabihin ko iyon habang nilalaro ng kamay ko ang straw ng kape na inorder niya para sa akin. I will tell you everything kapag alam kong okay ka na. Tipid na ngitingan niya. Hindi ko pinaalam ang bagay na yun sa'yo para hiwalayan mo si Lance. I did it para hindi ka mukhang tanga habang nagpapakasaya siya. Anya tsaka hinigop ang kape. Medyo okay na ang itsura niya kumpara kanina na parabang isang pitik na lang ay mananapak na. Siguro ay dahil nakikita niyang okay na din ako. Hindi ko masasabi na magiging okay ako agad, Sky. Pero sa sitwasyon ko, alam kong ikaw lang ang makakaintindi sa akin. Nakayukong saad ko. Alam kong nakikinig siya sa akin. Pwede ba kitang tawagan sa oras na hindi ako okay? Bigla na namang tumulo ang luha sa mata ko. Para na namang kinurot ang puso niya, kasabay ng punasan niya ang luha sa pisngi ko. Palagi akong darating. Ngitingan niya. Napangiti ako ng mapait habang nakahiga sa kama. Hinihimas ko ang tiyan ko. Hindi na sa akin si Lance kaya hindi ko na siya pwedeng asahan sa pagbubuntis ko. Kami na lamang ng munting anghel ko ang magtutulungan. Wala din akong plano na sabihin kay Sky na siya ang ama nito. Nagising ako dahil sa paghaplos sa pisngi ko. Mukha ni Lance ang bumungad sa akin, nakanguso siya. Hindi mo ko hinintay? 7 pa lang kaya ng gabi. That's it. 7 na ng gabi kaya wala nang rason para hintayin ka pa. Ngiting saad ko na ikinatigil niya. Marahil naninibago siya sa akin. Maghapon kang wala kaya naisip kong pagod ka. San ka nga bang company galing? Bumisita kasi ako sa workplace mo pero wala ka daw.
Inayos ko ang sarili ko sa pagkakaupo. Tumikhim siya, wari naghahanap ng magandang maisasagot pero nginitian ko lang siya. Ah, never mind. Kumain ka na sa ibaba. Matutulog na ako. By the way, have a safe night. Sana makatulog ka ng maayos. Tumalikod ako at tiniis ang kirot na nasa puso ko. Sa ngayon ay makikipagsabayan ako hanggang sa makahanap ako ng mas malalim na dahilan para iwan siya. Oh, bakit parang ang ganda mo naman yata? San ba ang punta mo? Ani Lansky na umagahan. Gusto mo samahan na kita? Umiling ako habang kinakabit ang hikaw ko. No, ayos lang ako. Kailangan kong sanayin ang sarili ko na mag-isa. Saad ko tsaka ko kinuha ang bag kong, pero mabilis niyang dinakma ang pulsuhan ko para pigilan ako. Sabihin mo nga, may iba ka bang gustong palabasin? Halata ang pagpipigil niya ng galit sa akin. Tumawa lang ako. Pakiramdam ko ay mas lumalim ang galit na nararamdaman ko. Sabihin mo nga din kung meron ka bang gustong ipalabas? Ngiting saad ko tsaka ko binawi ng marahas ang kamay ko. Wala ka bang gustong sabihin o kahit aminin? Curious waring saad ko na ikinagitla niya. Tandaan mo, walang bulok ang hindi sumisingaw. Oras na luminaw sa akin ang lahat. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ako katindi magalit. Inirapan ko siya tsaka ako naglakad palabas. Oh, buti at pumayag si Lance dyan sa suot mo. Labing anis kay nang magkita kami sa isang coffee shop na pag-aari niya pala. Wala naman siyang magagawa. Saad ko, nakangiting umiling si Sky tsaka matunog na tumawa. Hindi sa akin uubra ang mga discarding ganyan. Buburuhin na lang kita sa bahay kesa ilantad mo ang balat mo. Anya, skirt kasi ang suot ko na may slit na malaki. Ang pang-itaas ko naman ay bahagyang inilalabas ang cleavage ko. Kahit ngayon ay hindi ako natutuwa eh. Ngiwing anya. Tiara! Malakas na sigaw ni Sky ang nagpalingon sa kanya sa lahat ng taong nasa shop. Mabilis na lumapit yung babae na medyo kulot ang buhok, nakasulat sa badge sa dibdib niya ang pangalan niyang Tiara. At sa baba noon ay ang posisyon ng manager. Sir? Inosenteng anito. Ako po ang nagtimpla ng order niyo. Hindi niyo po ba nagustuhan? Kabang-anya pero nginitian lang siya ni Sky. I-close mo tong shop hanggat di kami nakakaalis. Nanlaki ang mata ko. Ano? Takang saad ko. Pardon, sir? Inosenteng saad ni Chara pero tinanguan lang siya ni Sky. May mataas pong tao na nasa shop, sir. Mataas pa sa akin? Nakataas ang kilay na ani Sky. Kung mataas pa sa akin, dapat nagpagawa na lang sila ng sarili nilang shop. Sorry po. Ani Chara tsaka naglakad palayo. Ilang minuto lang ay nakita kong naglabasan ang lahat ng mga crew nila at isa-isang kinausap ang lahat ng customer. Sky, ano ka ba? Aalis na lang ako. Nahihiyang saad ko. Next time, magsuot ka ng medyo tago kung ayaw mong maulit ito. Isipin mong ilang taon kong tiniis na makita ng Lance na yon lahat ng sayo. Kaya ayoko nang madagdagan pa ang makakakita dyan. Musong anya. Natigilan ako. Ganon niya ba talaga ako kagusto? Bumalik ako sa ulirat ng pitikin niya ang noo ko. Huy! Anya pa habang tumatawa. Hindi ako maniniwala kung sasabihin mong kaya ka nakatulala. Ay dahil sa sinabi ko. Eh alam mo naman na matagal mo nang naokupa ang puso ko. Iniisip mo yata si Lance. Tawang saad niya pero hindi ako nadala noon. Seryoso ko siyang tinitigan. Huy, huwag ka naman ganyang tumingin. Sabihin mo, paano mo nalaman yung kay Lance? Sinalubong ko ang mata niya ng may seryosong tingin. Alin dun? Kagat ang labing anya. Bakit? May iba pa ba? Kunot ang noon na saad ko na ikinalunok niya. Kung tungkol doon sa anak niya at sa mistress niya, okay, ipaliliwanag ko sa'yo. Simula niya.
Ikaw ang long time crush ko, kaya natural lang na alamin ko kung mabuting lalaki ba ang nasadlakan mo. Nalaman kong Villamor ang asawa mo. Eksakto na Villamor naman ang new member ng cruise ship agency ni Daddy. Kaya inalam ko. May kaya daw yun kaya pinayagan ng agency na magdala ng babae sa ship. Kapag ganun kasing case, ay hindi na namin pinakikialaman. Dahil alam naman namin kung gaano sila katagal na sumasampa. Tapos, hindi ko alam kung bakit kumpara ngayon ay hindi na ganun kasakit. Siguro ay dahil alam kong may anak ang asawa ko sa iba. Nalaman ko na trying to conceive kayong mag-asawa, kaya kinabahan ako. Hanggang sa malaman ko na si Lance pala yung may babae sa ship. Kaya mo ba ako ginanon nung gabi na yun? Lakas loob na saad ko pero umiling siya. Mahal kita, Gail. Mahal na mahal. At handa akong tanggapin anuman ang kapintasan mo. Naging emosyonal ang kanyang mata. Ayokong dumating sa punto na magdusa ka dahil sa kanya. Pero bigo ako. Dahil nalaman kong may anak na siya. Kakauwi niya lang dito noon. Sinadya kong hintayin siya sa airport para sana balaan na itigil ang pambababae niya. Pero inalokan niya sa akin. Naibaba niya ang kanyang paningin. Kapag daw nabuntis kita ay maaari ka na niyang hiwalayan at magiging sa akin ka. Pero tumanggi ako dahil alam ko kung gaano mo siya kamahal. Nasapo ko ang dibdib ko. Hindi ko pa alam ang buong kwento pero para na akong sinasaksak ng paulit-ulit sa aking puso. Itinaas ko ang ulo ko para pigilan ang nagbabadyang luha sa aking mga mata. Itutuloy ko pa ba? Tanong niya. So, bakit mo sa akin ginawa yun? Para saan? Nakagat ko ang labi ko para pigilan ang pag-iyak ko. I plan everything. Pero hindi ko yun ginawa para sa sarili ko. Ginawa ko yun dahil umaasa ako na baka kapag nagka-baby ka na ay itigil na niya ang pambababae niya. Pero huli na, nang malaman kong 2 taon na ang anak niya sa kabit niya. Lumabas ka dyan! Gail! Lumabas ka dyan, Gail! Magkakasunod na sigaw ang nagpalinga sa amin. Boses iyon ni Lance. Kakausapin ko siya. Saad ni Sky pero pinigilan ko siya. Umiling ako at ngumiti. Tsaka mo na pakialaman ang buhay ko kapag lugmok na ako at hindi ko na kaya. Saad ko. Kung pwede ay palihim ka munang umalis para kumalma siya. Pakiusap ko. Tinitigan niya ako matapos ay nagbuntong hininga bago tumayo. Naglakad ako papunta sa entrance ng shop. Pinagbuksan ako ng guard. Bakit ka sumisigaw? Kalmadong saad ko, naalala ko ang mga sinabi niya kay Sky. Kung paano niya ako inalok kay Sky. Sino ang kasama mo dyan? May lalaki ka? Galit na anya pero malakas na sampal lang ang iginanti ko sa ibinibintang niya. Huwag mo kong itutulad sa'yo! Nagangalit ako sa galit. Nakakadiri ka! Inalay ko sa'yo buong pagkatao ko. Sinira ko ang career ko dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Kahit ang magulang ko ay nagawa kong talikuran para sa'yo. Pero ito ang sinukli mo sa'kin? Naging garalgal ang tinig ko kasabay ng pag-agos ng luha sa mata ko. Oo! Nagkulang ako bilang asawa mo. Pero hindi naman ako nagkulang ng pagpaparamdam ng pagmamahal sa'yo. Diba? Diba? Pangungumbinsi ko sa kanya. Diba? Para ipagpalit mo ko na asawa mo na pinangakuan mo sa harap ng Diyos at maraming tao, Lance. At ang pinakamasakit pa, nagkaanak ka! Malakas na sigaw ko. Napatulala siya wari hindi makapaniwala na alam ko ang lahat ng tungkol sa kanya. Gail, suporta lang naman ang ibibigay ko doon. Lalo na magkakaanak na tayo. Mas mapagtutuunan na kita ng pansin. Nakikiusap ang tinig niya pero ngumiti ako ng walang kasing sakit.
pansin. Heartbeat monitoring nga lang hindi mo ko nasamahan eh. Sumbat ko. Dahil may... Pinuntahan ka? Pinuntahan mo yung anak mo na nasa hospital? Nagitla siya nang sabihin ko yun. Mahal kita. Pero hindi ako ganun katanga. Lance, gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Natigilan siya samantalang ako ay parabang lumutang bigla. Nawala ako sa sarili ko at ganun na naman kabilis na nagunahan ang luha sa mata ko. Please, don't do this to me. Maawa ka. Ani Lance nang hawakan ang kamay ko. Nilingon ko siya. Nasa sahig siya at nakaluhod sa akin. Sana naisip mo ang mga posibleng mangyari bago ka naghanap ng ibang pamilya. Kompleto na kayo. Magiging kontrabida lang ako kung patuloy akong papasok sa buhay mo. Sapilitan kong hinila ang kamay ko paalis. Senyor, senyora! Naku, narito ho ang senyorita Ariela Gale! Malakas na sigaw ni Manang Betty ang nadidinig ko kahit malayo pa lamang ako. Napangiti ako ng matanaw na nagtatalon ito sa tuwa. Diyos ko, anak ko! Tila hinipo ang puso ni Mama nang matanaw ako. Mataas ang heels na suot niya pero nagawa niya pa din akong takbuhin para yakapin. Ay, Diyos ko, ang unika iha ko! Ay, nagdadalang tao na! Emosyonal na ngiting anya sa akin, tsaka ako hinaggan sa noo. Giniyan niya ako hanggang sa malapitan ko si Papa. Tumikhi muna si Papa ngunit malayo sa akin ang kanyang mata. Ano at naparito ka? Halata ang tampo sa kanyang tinig. Ayaw na ayaw niya kay Lance kaya ganoon na lamang ang tampo niya nang kami ang magkatuluyan. Hindi nga siya dumalo sa aming kasal. Guillermo, tigilan mo sa ganyan ang anak mo. Alam mo naman na ngayon lamang yan umuwi dito. Nagpapaunawang ani Mama. Ganun na lamang ang gulat nila nang dambahin ko ang yakap ni Papa kasabay ng malakas na hagulgol. Dito ay naibubuhos ko ang totoo kong damdamin dahil lugar namin ito. Walang makakapagbawal at walang pipigil. Papa! Ganoon na lamang kalakas ang palahaw ko. Papa, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Nagkamali ho ako, Papa. Ano ba ang problema, iha? Ibulong mo kay Papa at susolusyonan natin yan. Ang puso ko ay biglang sumilakbo sa tuwa dahil sa wakas, may pader na akong masasandalan. May balikat na akong maiiyakan at higit sa lahat may ama ako na handang kumubli sa tuwing masasaktan ako. Halika muna sa loob at doon tayo mag-usap ng maayos. Huwag kang umiyak at makakasama yan sa apo ko. Inalalayan niya ako hanggang sa marating namin ang sofa. Palaging narito ang batang si Skylar at ikinikwento ka sa amin ng mama mo. Kaya nga hindi kami gaano nag-aalala sa'yo. Si Sky na naman? Talaga bang napakarami niyang bagay na nagawa para sa akin? Hindi ko lang talaga iyon napapansin. Ang batang yun ay malayo na ang narating. Ngunit nananatili ang kanyang mga paa na nakasayad sa lupa. Nakangiting ani Mommy. Tsaka hinagod ang buhok ko. Ngayon, iha, maaari mo nang ikwento sa amin ng mama mo ang lahat. Ani Papa, ikinuwento ko sa kanila ang aking problema tungkol kay Lance at inaasahan ko na ang bayolenteng reaksyon ni Papa. Sinasabi ko na nga ba na walang maidudulot sa'yo na mabuti ang tingting na lalaking yun? Galit na ani Papa patungkol kay Lance. Payat kasi ito nang una't huli niyang makita. Pagsasabihan ko nga mamaya yung si Skylar na hindi niya man lang nabanggit ang tungkol dito. Honey, dahil nga pinangako niya naman na siya na ang bahalang magbantay sa anak mo. Nagpapaunawang ani Mama.
Ngunit nabantayan ba? Tingnan mo nga ang inabot ng prinsesa ko. Buntis na pero binibigyan pa ng sakit ng ulo ng hayop na tingting na yon. Tito, tita, nandito na po ako. Boses iyon ni Sky. Matapos ay bumukas ang pinto. Kapwa nagkatitigan kami at parehong natigilan. Gail? Takang Anya. Anong ginagawa mo dito? Anya sa akin pero hindi ako nakapagsalita dahil kinain ako ng kaba sa pwedeng sabihin sa kanya ni Papa. Nakakahiya. Naglakad si Papa papalapit kay Sky. Lalong lumalakas ang kabog ng puso ko pero kaagad akong napangiwi ng akbayan ni Papa si Sky. Ikaw talaga, di hindi mo man lang nabanggit na buntis pala ang anak ko. Tawang ani Papa. Hindi na po ako nag-abala dahil ayokong mag-alala pa kayo, Tito. O siya, maiwan muna namin kayo at magpapahanda kami ng makakain. Ani Mama nang makaupo si Sky sa sofa. Tumango lang si Sky tsaka ngumiti. Are you okay? Ano at narito ka? Ganoon na lamang ang pagtataka sa kanya. Lumabi ako. Pareho kayo ni Papa ng tanong. Talaga bang hindi ako pwedeng umuwi sa sarili kong bahay? Inosenteng saad ko. Tumawa siya sanhi ng pagpikit niya. Singkit si Sky kaya naman ganoon na lamang kung maitago ng talukap niya ang kanyang mata. Hindi naman. Pero kasi ilang taon na din mula nang hindi ka umuwi kila tita. Anya. Kaya pinalitan mo ko ganon. Saad ko. Sa mga sandaling ito ay bahagya kong nalimutan kung gaano kasakit ang aking pinagdaraanan. Sinabi sa akin ng parents ko na palagi kang nandito at kinukwento mo ko sa kanila. Napakamot siya sa batok niya, wari walang makitang akmang sagot sa aking sinabi. Ginagawa ko lang yun dahil kay Tito. Alam mo kung gaano kanya kamahal. At hindi siya sanay na mawala ka sa piling niya. Makikipaghiwalay na ako kay Lance, Kai. Putol ko sa kanya. Inaasahan ko nangingiti siya o kaya ay matutuwa. Pero dismaya ang nakita ko sa reaksyon niya. Gail, asawa mo si Lance at alam ko kung gaano mo siya kamahal. Mag-isip ka bago ka gumawa ng desisyon na alam mong hindi mo kayang panindigan hanggang dulo. Nagpapaunawang Anya. Skylar, magiging kawawa lang ako kung patuloy akong makikisama sa kanya. Naging malungkot ang tinig ko. Totoo ang sinabi ni Sky. Minahal ko si Lance ng higit sa aking buhay, ngunit kalabisan kung makikisama pa ako, gayong alam kong may pamilya na siyang iba. Magpapasama ako kay Papa at Mama para pumirma siya sa annulment na ibibigay ko. Bala ko na sanang sabihin na siya ang ama ng anak ko, pero wala akong balak na ipasagot iyon sa kanya nang dumating si Aling Betty. Nakahanda na ang hapunan. Pinatatawag na kayo ni Senyor at Senyora. Inalalayan pa ako ni Sky sa pagtayo. Wala pa din siyang pinagbago kaya nga ganun na lamang ang galit ko nang may mangyari sa amin. Dahil kilala kong gentleman si Sky. Nakilala siya ni Papa nang minsang gumawa kami ng project noong nag-aaral pa lamang kami. Mula noon ay nagustuhan na siya ni Papa kung minsan nga ay pinaparinggan niya ako kung sinagot ko na daw ba si Sky. Sobra-sobra ang pagmamahal na binibigay sa akin ng aking mga magulang. Sa taglay na kayamanan ng aming pamilya ay napakarami nang nag-aalok ng arrange sa akin, ngunit lahat iyon ay tinanggihan nila. Dahil mas priority nila ang aking kasiyahan at hindi ang kayamanan. Business management naman po ang tinapos ko, kaya sa akin yun na po ipaubaya yung isang company natin sa Cebu, Dad. Nakalabing saad ko. Wait, hindi ka ba mahihirapan? Medyo malaki na ang tummy mo. Nakalabing ani Sky. Pasasakayin mo naman ako sa private jet mo, diba? Pagpapakyut ko na ikinatawa nilang lahat. Pinisil ni Sky ang pisngi ko. Isip bata ka pa rin talaga. Dapat pala nandito ako noon para sinulsulan ko si Tito na huwag kang ibigay sa husband mo. Tawang anya pa na ikinangiwi ko. Tumawang malakas si Mama.
Kung dalaga pa sana ang Ariela Gale ko, ay ibubuyo ko siya sa'yo, iho. Ani mama habang nakangiti. Pwede pa din naman po kahit may anak na, tita. Wagas ang ngiti na ani Sky. Lahat kami ay natigilan, pati si mama. Seryoso ka ba, iho? Ako'y pinapahanga mo naman. Si papa ang sumagot. Tumango si Sky. Minsan ko na pong binitiwan ang aking pangako sa inyong anak. Kaya ko pong tanggapin mapamalaki o maliit man na kapintasan niya. In short, even her wrong decision. Tumigil ka na nga! Saad ko tsaka ko siya hinampas sa braso. Look, tita, oh. Ganyan po ang teknik niya para hindi kiligin. Sinasaktan niya po ako. Nabalot na naman ang tawanan ang loob ng mansyon. But Gale is have a point, tito. Let her to stand with her own feet. Magkakaanak na siya. Hayaan niyo pong maging proud ang baby niya sa mami niya. Pagbibigay ng katwiran ni Sky sa akin. Nag-iisip wari si papa. Babantayan ko po siya doon. Yun ang nagpalingon kay papa. How about your own business? Gale is my business too. She need me more than to my properties. Tsaka ang mga employee ko ay hindi lang basta employee. Tapat sila sa kanilang trabaho. Kaya naniniwala po kung hindi nila pababayaan ang mga company ko. Simpleng honest, Sky. Ay, Diyos ko, Sky. Kung dalaga lamang ako ay ikaw ang magiging ideal ko. Tila hinihipo ang puso ni mama nang sambitin iyon. Ano ka ba naman, Ariana? Puro ka na lang kung ako. Bulyaw ni papa. At ano ang binabalak mo sa akin? Nagtawanan na naman kami. Samantalang nung kabataan natin, eh, tinatawid mo pa yung tarangkahan yung panay tusok para lang makatagpo mo ko. Ako na lamang ang nahihiya kay Sky para sa dalawa kong magulang. Nang sumapit ang alas 8 ng gabi ay kinailangan na ding magpaalam ni Sky. Bukod sa aasikasuhin niya ang mga maiiwanan niyang papeles, ay ipapacheck niya na din yung jet na gagamitin namin. Kung hindi, ay baka daw yung chopper na lang. Paano? Dito na ako. Anya, tumango ako. Uminom ka ng gatas para mas mabilis kang makatulog. Huwag kang masyadong mag-isip. Kawawa ang baby. Anya, tsaka ginulo ang buhok ko. Nakapamulsa siya ng tumalikod. Tinanaw ko siya hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa paningin ko. Maaaring minalas ka kay Lance, iha. Pero mukhang suswertihin ka naman kung papasukin mo si Sky sa buhay mo. Tila kinikilig na ani mama habang nakatanaw sa labas. Mama, hindi pa po opisyal na naaaprobahan ang annulment namin ni Lance. Wala pa din po akong plano na papasukin si Sky sa buhay ko. Pangangatwiran ko, makahulugan lamang akong tinitigan ni mama habang nakangisi. Naku, maaaring ang dila ay nagtatapos ng sinasabi. Ngunit ang puso ay patuloy na tumitibok, anak. Masyadong ma-effort ang batang si Sky, kaya't natitiyak kong lalambutin ka din at mapapahulog ka niya sa tamang panahon. Itaga mo yan sa bato. Ngiting anya. Tara na nga po at baka kung ano-anong imahinasyon na ang pumapasok sa isipan niyo. Natatawang saad ko. Kinaumagahan ay nag-vibrate ang phone ko. Hey, beautiful. How was your sleep? Did baby comfortable with your new ambience? Mensahe iyon mula kay Sky. Kahit paano ay napangiti ako. Saan niya naman kaya nakuha ang number ko? Nakalabing saad ko tsaka ako nagtipa ng mensahe para itanong iyon. Where did you get my digit, Mr. Romuelo? Umirap pa ako nang maisend ko iyon. Out of curiosity? O baka hinuhulaan mo kung hanggang saan ang kaya kong gawin, Ariela Gale Santibanez? Napahalakhak pa ako dahil sa pagtawag niya ng buong pangalan ko. Akmang magre-reply ako nang may isang mensahe pang pumasok. Hindi iyon katulad ng number ni Sky, kaya alam kong hindi kanya iyon.
Magkita tayo. Kung gusto mong malinawan ang lahat, ay magkita tayo. Alam kong si Lance iyon. Via messenger ang palaging pag-uusap namin, kaya hindi na kami gumagamit ng number. Pero alam niyang hindi na ako nag-o-open ng social media, kaya nag-text siya. Nakagat ko ang labi ko. Iniisip kong sisipot ba ako. Napagitlanan naman ako nang may panibago na namang mensahe na pumasok. Nakasaad doon ang lugar at oras ng pagkikitaan namin. Ilang sandali pa ay nagring ang phone ko at si Sky na iyon, kaya't sinagot ko yon. Oh, bakit ganyan naman ang mukha mo? Tawang anya sa linya. Ngiti na, baka pumunta ako dyan para ikadal ka. Sige ka. Pananakot waring anya. Nakasuot siya ng all-in na vest kulay gray iyon. At mukhang inaayos ang sasakyan ko pa Cebu. Nag-message si Lance. Napabuntong hininga ako. Ang ngiti kanina niya ay napalitan ng pagiging seryoso. What did he say? Halata ang kuryosidad niya. Ah, sir, paki-check na po, naikabit na po namin. Dinig kong anang tauhan niya sa kabilang linya, pero hindi niya iyon pinansin. Hindi niya inalis ang paningin niya sa camera para makita ako. Gail, what he want? Kalmado ngunit bakas ang iritasyon sa tinig niya. He want to talk about us. Mahinang saad ko. Nakita ko ang panlulumos sa kanya. Go and meet him. Susunod ako. Anya pa tsaka pinatay ang linya. Kahit si Daddy ay tutol sa pakikipagkita ko kay Lance, pero nang malaman niya nakasama ko naman si Sky ay pumayag din siya. Malayo pa lamang ako sa restaurant na nais niyang pagkitaan namin, ay tanaw na tanaw ko na ang malalim niyang pag-iisip. Pansin ko ang kaunting pagbagsak ng kanyang katawan, pero gwapo pa din ang itsura niya. Pinakawalan ko ang malalim kong buntong hininga bago nagpatuloy sa paghakbang. Have a great day, madam! Masigla ang pagbati sa akin ng gwardiya. Simple lang akong ngumiti tsaka nagdiretso papunta kay Lance. Tila ba nabunutan siya ng tinik nang natanawan ako. Sabik niya akong pinagmasdan palapit at ganoon na lamang siya kasaya. Ah, thank God you're here. Anya, hindi ako nagpakita ng kahit anong emosyon. Ipinaghila niya ako ng upuan bago siya naupo sa tapat ng harapan ko. So, ano nga ang pakay mo? Nakataas ang kilay na saad ko. Love, malaki na ang tiyan mo at malapit mo nang isilang ang baby natin. Kaya kakailanganin mo ko. Nagmamakaawa ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mariin akong pumikit. Hindi ganyan ang sinabi mo. Ang sabi mo para malinawan ang lahat. So discuss everything. Lahat-lahat ng bagay na dapat kong malaman tungkol sa kabit mo. Malalim ko siyang tinitigan. Lilingalinga siya, wari nag-aalala na baka may makarinig sa akin. Ngayon ka pa natakot kung kailan 2 taon na ang anak mo sa kabit mo. Naibulong ko sa sarili ko. Kailan naging kayo? Walang emosyon na saad ko. Tinignan niya ako. Baka sakaling matanggap pa kita kung ipagtatapat mo sa akin ang totoo. Hindi ko siya pinakitaan kahit na kaunting awa. Trisha is my ex-girlfriend when I met you. Mahal kita, Gail. At hindi ako pumalya ng pagpaparamdam noon sa'yo. Alam ko yun. Anya pa. Hindi ko kailangan ng matatamis mong salita. Paliwanag ang gusto ko, Lance. Alam mo kung gaano ko kagusto na magkaanak, Gail. Kaya pumatol ka ulit sa kanya kasi alam mo na kaya niya yung ibigay sa'yo? Sarkastikong tugon ko. Umiling siya tsaka akmang hahawakan ang kamay ko, pero inatras ko ang braso ko para hindi niya iyon maabot. Nung gabi ng orientation, pagsampa ng barko ay nagkayayaan ang party. Hindi ko alam na isa si Trisha sa bisita ng isang kasamahan ko. Nilasing nila ako at hindi namin napigil ang sarili namin. Naibaba ko ang kamay ko. Gusto ko siyang murahin. Gusto kong kalkalin ang totoong nararamdaman niya ng mga panahon na iyon. Tulad ko, nandiri rin ba siya sa sarili niya?
Pero siya mismo ang humiling kay Sky ng lahat, kaya sa akin nagawa ni Sky ang mga bagay na yon at ginawa yun ni Sky para din sa aming dalawa. Maaga niyang nalaman na buntis siya at sinabi niya yun sa akin. Nung panahon na yun ay alam mong atat na akong magkaanak, Gail. Biglang tumulo ang luha niya. Pero wala akong nararamdamang awa para sa kanya dahil nagawa niya akong lukohin ng mahabang panahon. Tinakot niya ako na ipalalaglag niya yung bata oras na iwan ko siya. Kaya sinama ko siya sa barko. Itinaas ko ang ulo ko para pigilan ang pagtulo ng luha ko. Oh, come on. Ngising saad ko. Great. Akmang sasagot pa sana ako nang may lumapit sa aming babae na may akay na bata. You promise me na magbabanding kayo ni Liam, pero mas inuna mo pang makipagkita dito. Itinuro niya ako. Napatawa ako habang nakatanaw sa kanila. Mahina ang tinig niya kaya hindi siya nakakuha ng atensyon ng mga customer. Look who's talking. Ang lakas ng loob mong i-point out ako. Bakit sino ka ba sa buhay naming mag-asawa? Isang ex na walang ginawa kundi humabol sa asawa ko? Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo. Anak lang naman ng asawa mo ang batang to. Galit na anya sa akin. Dumungaw ako sandali sa mesa tsaka ako pinakatitigan yung bata. Ganun na lamang ang naging kirot noon nang makita ko kung gaano kahawig ni Lance yung bata. Hey, little kiddo. Alam mo bang kabit ng asawa ko ang nanay mo? Saad ko tsaka ko akmang hahawakan ang pisngi ng bata, pero hinuli ni Lance ang kamay ko. Gail, ano ba? Tayo ang mag-uusap, kaya hindi mo na kailangan pang hawakan ang anak ko. Lalong tumindi ang kirot sa puso ko. Nandito naman na ang daddy mo, Liam. Bakit hindi na tayo dito mag-lunch, hindi ba? Sarkastikong saad ni Tricia. Alam kong anytime ay sasabog na ang luha ko kung magtatagal pa ako dito. Okay, enjoy your lunch. Saad ko tsaka ako akmang tatayo nang hawakan ni Lance ang braso ko. Gail, mag-usap tayo. Biglang umamo ang boses niya. Hayaan mo siya, Lance. Pigil ni Tricia pero nilingon lang siya ng masama ni Lance. Malakas kong binawi ang braso ko. Sige na, Ariela Gail. Pagbigyan mo ang hiling ng mistress ng ex-husband mo. Napakislot ako sa pamilyar na boses sa gilid ko tsaka ko iyon nilingon. Skylar? Madilim ang titig na ani Lance. Napagitla pa ako ng bahagyang pisili ni Sky ang balikat ko para paupuin matapos ay naupo siya sa tabi ko. Anong ginagawa mo dito? Takang saad pa ni Lance. Alam kong alam mo na kaibigan ako ng ex-wife mo. Hindi pa kami hiwalay kaya hindi ko siya ex-wife. Diin na ani Lance. Really? Sarkastikong ani Sky. Hindi pa ba sapat na proof yung maliit na nilalang sa tabi mo? Tawang anya pa. And napalinga siya kay Tricia. Hi, hindi ko in-expect na ikaw ang mistress ni Lance. Nangunot ang noo ni Lance, ako naman ay naguluhan. Samantalang nag-iwas naman ang tingin si Tricia. Magkakilala kayo? Ani Lance nang nilingon si Tricia. Alam mo kasi, pinsan kailangan mong maging mautak para hindi ikaw ang palaging inuutakan. Ngiwing ani Sky kay Lance. Itinaas niya ang kamay niya para kumuha ng atensyon sa waiter. Kanina ka pa nandito, hindi ka man lang kumain? Inosenteng anya. Lumapit ang waiter. 2 buffalo wings. Paki-roast ng maigi. Buntis kasi ang kasama ko, hindi siya pwede ng raw meat. Maayos na bili ni Sky sa waiter. Tumango naman ito. Kaming mga may negosyo ay business-minded palagi. Advance kami mag-isip. Nagkita kami ng babae mo sa isang bar. Kasama ko si Maki at Zapanta. Buti na lang nag-review ako kung kaninong mga company na ang palubog sa utang. At isa ang father niya sa pumapangatlo doon.
She tried to ask me for one night para maisalba ang negosyo nila. Ngising ani Sky, bagay na ikinagulat ko. Hindi lang malandi, mautak din. I refused her wish dahil hindi naman ako ganun. Kibit-balikat na saan ni Sky. Ang kalmadong si Lance ay bigla na lamang nagngit-ngit sa galit. Totoo ba? Paano mo sa akin nagawa to? Tell me! Yung sa hospital, yung 8 million na siningil ng doktor, para saan yun? Dinig kong ani Lance pero hindi ko na sila nilingon pa dahil kinukuha ni Sky ang atensyon ko. Hindi niya hinahayaan na mapalinga ako kay Trisha at Lance. Come on, love. Aalis na tayo. Padarag na kinuha ni Lance ang kamay ko pero matalim lang na sinundan ni Sky ang braso niya hanggang sa mapunta iyon sa mukha ni Lance. Love? Seryosong ani Sky. Wala kang makukuhang love. Kung aalis ka, umalis ka na pero iiwan mo si Gail dito. Nagbabanta ang tinig ni Sky, bagay na ikinakakaba ko. Pwede ba? Huwag mo kaming pakialaman. Away naming mag-asawa to. Galit na ani ni Lance. Hindi na nga kayo dahil nag-cheat ka. Ramdam ko ang pagpipigil ni Sky, pero malakas na suntok ang dumapo sa gilid ng labi niya dahilan ng pagdugo noon. Nasapuko ang bibig ko kasabay ng pagpalahaw ng iyak ng anak niya. Pati na ang atensyon ng mga tao ay napunta sa amin. Ang lakas ng loob mo! Galit na saad ni Sky, tsaka malakas din na sinuntok si Lance dahil na ng pagsadsad nito sa sahig. Kung mananakit ka, sana ako na lang. Sana hindi na lang si Gail, bro. Prinsesa ko yun na inagaw mo. Pwisit ka! Wala kang karapatan na pumapil dahil magkakaanak na kami ni Gail! Dinaklot ni Lance ang collar ng polo ni Sky, tsaka akmang susuntukin nang sumigaw ako. Wala kang anak, Lance! Galit na saad ko kasabay ng pag-iyak. Lahat sila ay natigilan. Anong ibig mong sabihin? Nanginig bigla ang boses ni Lance. I'm sorry. Yun lang ang masasabi ko. Saad ko habang umiiyak, pero binitiwan niya si Sky na nakatanaw lang sa akin. Hinawakan ni Lance ang balikat ko. Tell me, anong ibig mong sabihin? Luha ang ani Lance pero umiling lang ako tsaka ko siya tinulak palayo sa akin. Sapuko ang bibig ko nang maglakad palabas ng resto. Gail, wait! Sunod-sunod ang tawag sa akin ni Sky pero hindi ko siya nilingon. Hanggang sa mahablot niya ang braso ko at tuluyan niya akong hatakin paharap sa kanya. Gusto ko munang umuwi, Sky. Gusto ko munang umuwi. Pakiusap na saad ko. Tinitigan niya lamang ako pero kalaunay pumayag din. Yung sinabi mo, hindi naman totoo yun, di ba? Sinabi mo lang yun para tigilan ako ni Lance. Tila naiiling na niya. Nakapako lamang ang mata ko sa daan. Hindi, Sky. Totoo yun. Saad ko. Ramdam ko ang paglingan niya sa akin. Ikaw ang ama ng bata na nasa sinapupunan ko. Saad ko, dahilan para biglaan niya iyong maihinto. Pero wala akong balak na ipasagot sa iyo ang bata na to. Wala. Saad ko. Nilingon ko siya. Sana maintindihan mo ko. Saad ko pa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ko, tsaka ngumiti. Makita lang kitang masaya. Sapat na sa akin yun. Anya pa. Hindi ko na binanggit pa kay Papa ang mga nangyari. Kinaumagahan ang flight ko papuntang Cebu, kaya hindi na nila ako kinulit pa. Oh, Sky, iho. Ikaw na muna ang bahala dyan. Kung magtigas ng ulo ay tawagan mo na lamang ako. Tatawa-tawang saad pa ni Papa. Kung sakali na mapaaga ang delivery niya, ay tawagan mo na lamang ako, ha? Bilin pa ni Mama.
Humalik lamang ako sa pisngi nila bago kami tuluyang maglakad papasok. Si Sky ang pilot kaya naman hindi na ako kinakabahan. Minsan niya na kasi sa aking nabanggit noon na kaya Skylar ang ipinangalan sa kanyang parents ay dahil nakitaan daw siya kaagad ng potensyal sa pagpapalipad ng mga bagay. Ipinakita niya sa akin ang magagandang view na dinaraanan namin. Kung minsan ay sinasadya niyang bagalan iyon upang mas mapagmasdan ko pa. Napuno ng tawanan ang biyahe namin kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko. Pinagpahinga ako ni Sky sa hotel pagdating namin. Ganito pala ang pakiramdam ng buntis, madaling mapagod. Siya na ang nagpresenta na dumalaw sa building. Magaling din siyang mag-organize ng mga design, kaya pati sa pagde-decorate ng magiging office ko ay inako na niya. Ano pa nga ba ang hindi kayang gawin ng isang Skylar Romuelo, hindi ba? Kaya naman inaasahan ko na magugustuhan ko ang opisina na dinisenyo niya. Are you reading, Miss President? Tawang ani Sky nang malapit na kami sa company. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Nakakahiya. Saad ko pero tinawanan niya lang ako. Why not? The word president is suit with you. Anya pa. Pero trainee ako. At trainer kita kaya hindi pwede. Eh kung baby na lang kaya. Biro niya kaya inirapan ko siya. Umugong naman ang malakas na tawa niya sa kotse. Ang cute talaga ng nanay ng anak ko. Anya pa. Pakiramdam ko ay namula ako. Unang beses niya lamang na sinabi iyon sa akin, pero ganito na ang epekto niya. Nang huminto ang kotse ay natanaw ko na sa bukana ang lahat ng empleyado na kapila sila sa kaliwat kanan. Mukhang ako ang hinihintay. Bumaba si Sky ng kotse tsaka ako pinagbuksan ng pinto. Diba si Mr. Romuelo yan? Hala, nandito siya! Bulungan ng mga babaeng empleyado. Swerte ba ako masyado dahil isang VIP guest ang nagbukas ng pinto ng kotse para sa akin? Ay, don't worry. Hindi lang siya guest dahil tatay din siya ng anak ko. Napakagat ako ng labi dahil sa naisip ko. May kalokohan kang iniisip, no? Bulong niya sa akin pero inirapan ko lang siya na ikinangisin niya na naman. Sinalubong kami ng isang babae. Manipis ang buhok niya at walang makikitang nakataas kahit isang hibla sa pagkakatali noon. Nakasuit siyang itim na pinong stripe na dilaw ang design. Matangkad siyang tignan, sa pants niyang pabuka sa paanan, kaparis ang matulis niyang black shoes na singkintab ng suot ni Sky. Mukha siyang istrikta. Good morning, ladies and gentlemen. Let's have a small announce. May kalakihan ang boses nito. This girl standing beside will be our president as of today. She will temporarily take care of our beloved company while the chairman is away. Miss Ariela Gail Santivanes is the only daughter of our chairman, so can I assure your cooperation? Sabay-sabay naman silang sumagot. Iginiya ako ni Sky para maglakad sa gitna ng mga nakapilang empleyado. Oh my God! Mas gwapo siya sa personal! Dinig kong bulong ng isa pero masyado yatang tutok sa akin ang atensyon ni Sky. He is perfectly handsome, Maridel! Tilingsaan pa ng isa. Hindi ko nilingon yon dahil nginitian na ako ni Sky. Ma'am, this is Santi. Siya po ang magiging sekretary niyo. Saad nung manager. By the way, I'm Freggy. Pakilala nito tsaka iniabot sa akin ang kamay niya. Kinuha ko naman iyon, yumuko siya tila ba ganun ako kaimportante sa kanya. Miss President doesn't need a secretary anymore. Saad ni Sky na nagpalingon sa amin. Wait, what? Hindi makapaniwalang saad ko. Sky, alam mo naman na wala akong alam sa company na to. So, bakit ako nandito? Kukurap-kurap naman na anya habang nakangisi. Hindi pa ba ako sapat? Sobra-sobra na nga ako bilang sekretary mo eh.
itingan niya pa na lalong nagpalakas ng bulungan ng mga kababaihan. Matalim silang nilingon ni Freggy. Go back to your place quietly. Bumaling sa akin pabalik si Freggy. I'm sorry ma'am kung napaka-unprofessional ng iba nating employee. Alam niyo naman po na masyadong sikat at gwapo si Mr. Romuelo, kaya hindi nila maiwasang humanga. Saad pa ni Freggy? Ah, ayos lang yun. Saad ko? Don't pressure yourself too much. Hayaan mo silang tumili kung makikita nila ako. Hindi naman maiiwasan yun. Saad pa ni Sky habang hinihimas ang baba niya? Ngumuwi na lang ako tsaka siya nilayasan. Sumunod na din si Freggy. Hoy, ano ba? Nag-iimot pa ako eh. Reklamong sigaw niya sa amin. Isa-isa kaming tinor ni Freggy sa bawat unit ng company. Wine company ito kaya natural lang na may mga alak. Hindi ko maiwasang balikan ang mga nangyari sa amin ni Sky ng mga panahon na iyon. Nakikinig pa po ba kayo Ma'am Ariella Gale? Saad ni Freggy. She's pregnant. I think she need a rest. Let's continue this another day. Saad ni Sky. Inalalayan pa ako ni Sky pasakay sa elevator hanggang sa makpasok kami sa office ko. Nagustuhan ko ng talaga ang pagkakadisenyo noon. Off-white, white and gold. Doon lamang naglalaro ang kulay noon. May sariwa pang bulaklak sa gilid, bagay na gustong gusto ko. How was it? Nagustuhan mo ba? Nakangitingan niya. Tango lamang ang naisagot ko habang matamis din na nakatanaw sa kanya. May mataas na shelf doon. Medyo may pagka-gray pero white ang karamihang kulay ng bawat palapag kung saan nakasalansan ang mga libro at magazine. Tinulak iyon ni Sky at bumungad sa akin ang maliit na kwarto. May sofa bed, maliit na table. Basta kumpleto para makapagpahinga ka. Hinila niya ang kamay ko at iginiyan niya ako papasok doon. Pwede kang magpahinga dito. Kahit si baby ay pwede din dito. Anya, naupo ako sa sofa bed. Sa totoo lang, halos isumpa kita nung mga araw na may nangyari sa atin. Kinakamuhian ko ang sarili ko at halos mandiri ako. Saad ko habang nasa malayo ang aking paningin. Naramdaman kong naglakad siya palapit sa akin. Hanggang maupo sa tabi ko. Hindi ko sinadya, Gail. Hindi ko lang kayang makita ka habang nadudurog. Kaya ako nagawa yun. Sinserong anya. Sinalubong ko ang mata niya tsaka ako ngumiti. Pero mula nang malaman ko na nagdadalang tao ako ay iyon na ang pinakamasasayang sandali ng aking buhay. Totoong kahit minsan ay hindi ko na naisasama pa sila sa aming check-up kinabukasan dahil alam kong kapag nalaman niyang hindi niya anak ang bata na ito ay iiwan niya din ako. Gail, tawag niya sa akin. At ipinagpapasalamat ko na binigyan mo ko ng anghel. Lalo na at tuluyan na akong aalis sa piling ni Lance. Ngumiti ako. Matagal ko nang alam na buntis ka, Gail. At ako ang ama ng bata na yan. Nagulat ako. Pero paano niya nalaman? Palihim kitang sinusundan mula nang magpa-check up ka kay Ashley. Nagulat lang ako dahil hindi ko in-expect na ipagtatapat mo yun sa harapan ni Lance. Sky, huwag mo sanang bigyan ng kahulugan. Hindi kita iiwan. Yun lang ang maipapangako ko. Kung ayaw mong tumayo ako bilang ama ng anak mo, hayaan mo kong manatili sa tabi mo. Yun lang. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ko. Pakiramdam ko ay kinakain ako ng mata niya. Nahihipnotismo ako. Yung pakiramdam na parang titigil pati na ang paghinga mo. Napakurap ako nang maramdaman ko ang kamay niya na nasa pisngi ko na. Ang bawat paghinga niya ay nadidinig ko, sinyalis na sobrang lapit na niya sa akin. Kusang napapikit ang mata ko. Kakasabi mo lang na huwag niyang bigyan ng kahulugan. Pero bakit ganito? Pinapagalitan ko ang aking sarili sa aking isipan, pero mukhang hindi na ako makakapag-isip pa ng tama nang maramdaman ko ang dahan-dahan niyang pagsakop sa mga labi ko.
Mga halik at pagsunggab niya na nagbibigay sa aming katawan ng sariling musika. Kusang umangat ang kamay ko papunta sa batok niya, samantala ang isang kamay niya naman ay umalalay sa ulo ko upang maingat niya akong maibaba sa sofa bed. Ngunit ganoon na lamang ang naramdaman kong kahihiyan nang mag-vibrate ang phone ko. Bagay na nagpabalik sa amin sa ulirat. Nilingon ko si Sky. Nakapamewang siya kasabay ng paghagod niya sa buhok niya habang ako ay kagat ko ang labi ko. Nilingon niya ako tsaka ngumiti. Ah, bakit mo ako tinititigan? Tila nagpapakyut na anya. Go on, answer the call. Ngising anya pa kaya napalabi ako. Si Papa ang tumatawag. Yes po, hello. Paunang saad ko sa linya. Palagay ko ay bala kang sundan dyan ni Ting Ting. Naka-loudspeak ang tawag kaya naman napatawa si Sky. Pumunta dito kanina at nagwawala sa gate. Nais ka raw makita. Ano ho ang sabi niyo? Curious na saad ko. Matagal ko pang hinintay ang sagot ni Papa. Sabi ko, manigas siya. Saad ni Papa tsaka umugong ang malakas na tawa sa linya. Pero itong si Maki ay talagang napakadaldal. Kinuwento doon sa OB mo, kaya nalaman ng lalaki na yan kung nasaan ka. Nilingon ko si Sky. Ganoon na lamang ang pagtaas ng nguso niya, mukhang nainis siya dahil kay Maki. Ah, sige na po at kakausapin ko si Sky. Pagtatapos ko sa usapan namin ni Papa. Ang fuego na yon ay talagang pinupuno ang pasensya ko. Bumalik ako sa swivel chair habang si Sky naman ay nasa gilid ko pero nasa couch na itim siya. Binabasa niya ang nakaraang report tungkol sa kumpanya. Hindi na masama. Kahit wala ang owner ng kumpanya na to ay hindi bumababa ang demand ng product. Lalo pang nag-i-increase ang pagpasok ng kinikita. Nakangiting saad niya. Baka ngayon pa lang na ako na ang mag-handle. Hiwing saad ko na ikinatawa niya. Malabo. Magaling kang magtiis at magsumikap. Maniwala ka lang sa kasabihang everything will take into the right place. Balang araw makikita mo din lahat ng paghihirap mo. Anya tsaka tumayo. Naglakad siya palapit sa akin at inilapag iyong binabasa niya kanina. Ito muna ang pag-aralan mo. Kung may time ay bibisita tayo sa farm na kinukuhanan ng stocks ng wine niyo. Anya pa. Kalmado si Sky kahit alam niyang parating na si Lance. Nakukuha niya pa ding umiti. Siguro ay dahil ganoon na lamang kataas ang tiwala niya sa akin. Nasa likuran ko siya, sa bandang balikat at tinuturo ang pwedeng maging pattern para mas mag-demand pa ang mga customer. Nang padarag na bumukas ang pinto at hahangos-hangos si Lance habang nakatanaw sa amin. Ma'am, ipagpaumanhin niyo po ngunit nagpumilit siya na pumasok. Saad ni Freggy? Sige na, kami na ang kakausap sa kanya. Anis kahit tsaka umayos ng tayo. Ninisihan siya ni Lance. Ayos ka din eh, no? Pag-iba pa lang yung bahay, binabakudan mo na. Galit na ani Lance. Nakapamulsa si Sky tsaka ngumisi ng nakakainsulto. Baka nalilimutan mo. Ikaw mismo ang nagpagiba noon. Kaya para hindi mo na mapagiba ulit, ay babakudan ko na ng mas matibay. Triple sa naibigay mo. Naging seryoso si Sky. Lalo na ngayon na alam kong may bakal na akong pader. Sarkastikong ngumisi si Lance. So, kaya siya nandito, ganun ba? Nilingon niya ako. Yan ang lalaki mo? Siya ang ama niyang dinadala mo? Tatangutang-tangungan niya. Bakit mo ako pinagpalit dyan, ha? Dahil mayaman siya kesa sa akin? Halata ang panggagalaiti sa tono niya. Hinayaan ko lang siya na magsalita. O baka naman nag-enjoy ka sa kanya? Ah, oo. Halata naman na nasarapan ka. Nabuntis ka nga. Hindi na natapos ni Lance ang sasabihin niya nang malakas na kamao ni Sky ang sumalubong sa kanya dahil na ng pag-atras niya ng dalawang hakbang. Huwag mong babastusin si Gail sa harap ko, buang ka.
dahil kahit nasa malayo ako, kaya kong paluhurin ang pamilya mo. Seryoso ang pagbabanta ni Sky. Tumayo ako. Tama na, Lance. Kasi kahit anong gawin mo, hindi na tayo pwede. May anak ka at ganun din ako. Umiling siya. Hindi ako naniniwala. Anak ko yan eh. Di ba hindi ka naman pumayag na may mangyari sa inyo? Galit na sigaw niya kay Sky. You told me. You can't do that because you respect her more than any people. Oo, sinabi ko yun. Pero nambababae ka pa din. Ginawa ko yun hindi lang para sa akin, Lance, kundi para sa inyo. Dahil umaasa ako na ititigil mo ang kahibangan mo oras na magkaanak kayo. Galit na ani Sky pero umiling na naman si Lance tsaka humarap sa akin. Mahal kita, Gail. Matagal nating natiis lahat, di ba? Baka ngayon, pwede pa yun. Please, pagbigyan mo ko kahit ngayon lang. Nagsimula nang tumulo ang luha niya. Nalimutan mo na ba, malapit na yung anniversary natin? Alam kong nakakapagsalita ka lang ng ganyan kasi galit ka at nandito si Sky. Infatuation lang yan eh. Kasi ganyan din ako kay Trisha. Pero ngayon, ikaw lang yung alam kong mahal ko, Gail. Please, Gail. Wala na akong nararamdamang pagmamahal dahil masyadong nasagad ng galit ko sa kanya ang puso ko at tanging awa na lamang ang natitira. Napirmahan ko na ang annulment papers natin, Lance. Bumalik ka na sa Manila at hintayin mo na lang doon. Malayo ang tingin ko nang sabihin ko yon. Kinuha ko ang telepono tsaka ko kinausap si Freggy. Ilang minuto lang ay dumating ang mga security guard. Pakidala na lang sa labas ng maayos ang tao na yan. Saad kong mariin akong napapikit. Are you alright? Alalang-alala ani Sky. Tumango ako. Desidido ka na ba talaga sa desisyon mo? Pwede mo pang bawiin yun habang nandyan pa si Lance. Tinitigan ko siya ng masama kaya napatawa siya. Marahil nakagawa ako ng kasalanan sa mata ng Diyos, ngunit batid niya na hindi ko iyon ginusto. O baka nga plano niya itong lahat. Umuwi si Sky sa Manila para siguraduhin na lalagay na sila sa dapat niyang kalagyan. Tinutuon niya ang binitiwan niyang salita. Nakaya niyang paluhodin ang dati kong in-laws sa isang salita niya lamang. Tuwang-tuwa pa nga ang loko dahil nauutal pa daw iyon kakapaliwanag sa kanya. Siyempre hindi ako natuwa dahil naging daddy ko iyon noon. Kaya sinabi kong tigilan na niya at kaagad niya namang sinunod. Medyo maalam na din ako sa ilang mga papeles na itinuro sa akin ni Sky. Tumunog ang pinto at bumukas pero hindi ko iyon nilingon. Wala pa din kaya ang Sir Sky mo, Santi? Saad ko pero hindi siya sumagot. Ayaw ko man aminin pero talagang namimiss ko ang amoy at makulit na presensya niya. Nagkibit-balikat ako sa aking naiisip. Yabag lang ang nadinig ko. Masyado akong tutok sa ginagawa ko, pero nanibago ako dahil gatas ang inilapag ni Santi sa table ko at hindi ang favorite coffee ko. Kaya kunot ang noo ko siyang nilingon, pero nawala iyon ng gwapong ngiti ni Sky ang sumalubong sa akin. I heard you always mention my name. Gising anya. Tell me, did you miss me? Yumuko siya tsaka nilapit sa akin ang kanyang mukha. Napalunok ako. Hindi ako. Yung anak mo. Yun na yata ang pinakatangang na isagot ko sa buong buhay ko. Nadinig ko ang hagalpak ng pagtawa niya. Okay. Kunwaring pangungumbinsin niya sa sarili. Ikaw ha, umalis lang ako ng ilang buwan, coffee na ang pinaiinom mo sa anak ko. Sermonaan niya. Nilabian ko na lamang siya. Samahan mo ako lumabas. Birthday ko ngayon. Anya. Anong gift kaya ang pinaka-special na matatanggap ko? Nag-iisip waring anya nang makagat ko ang labi ko. Sky! Saad ko tsaka ako napakapit sa braso niya.
Napakurap siya hanggang sa mapagtanto niya ang nangyayari sa akin. Ah, alam ko na kung ano. Nakuha niya pang umiti sa gitna ng kalagayan ko. Halos malukot na ang mukha ko sa sakit na nararamdaman ko. Kalmado niyang kinuha ang phone niya tsaka may tinawagan. Hello Ash, tawagan mo nga si Maki. Sabihin mo i-drive niya ang chopper ko papunta dito sa Cebu. Kasama ka. Nanlaki ang mata ko. Huwag mong sabihin na si Ashley pa ang magpapaanak sa akin, Skylar. Nangigigil na saad ko dahil sa sakit. Oo, ikaw ang magpapaanak sa kanya. Huwag na kayong maglambingan, understand? Bilin na anya. Dumating kayo sa tamang oras kung hindi lagot kayo sa akin. Anya pa tsaka niya pinatay ang linya. What the hell is that, Sky? Papatayin mo ba ako? Galit na saad ko. Bakit ko yan gagawin? Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Inosenteng anya. Bakit si Ashley pa na nagmumula sa Manila ang kailangang magpaanak sa akin? Galit na saad ko. I told you, ayoko nang may makakita pang iba dyan sa katawan mo. Kaya si Ashley ang tinawagan ko. Isa pa, hindi pa pumuputok yung watery thing dyan sa loob mo kaya huwag kang OA, baby. Normal lang na masaktan ka dahil nagli-labor ka dahil buntis ka. That's it. Gusto ko siyang batukan dahil nagagawa niya pa akong pagsalitaan ng ganyan sa gitna ng kalagayan ko. Aray! Hihinga-hinga pa ako habang naghihintay kami sa pagdating ni Ashley. Akala ko nga ay wala nang pakialam sa akin si Sky, pero nagulat ako nang yakapin niya ako ng mahigpit habang kunwari ay isinasayaw. Kinakantahan pa nga niya ako ng lullaby, bagay na kahit paano ay nagpapakalma sa akin. Alauna na ng hapon nang makarating si Ash at Maki. Doon na nga din sila naglanding sa rooftop para hindi na sila mapalayo. Hindi ko na iisa-isang maidetalye ang mga nangyayari dahil masyado na akong nanghihina. Ipinikit ko ang mata ko. Huwag mong patulugin yan, Sky, kung gusto mo pang maikasal sa kanya. Dinig ko ang nanggagalaiting ani Ashley. Tinapik ni Sky ang mukha ko kaya naman iminulat ko iyon. Ganun na lamang ang sayang naramdaman ko nang mapansin ko ang sanggol na nasa tabi ko na. Dito ako sa private room ng office ko ako ng anak at normal delivery daw gumamit lang daw sila ng machine na sumigop kay Storm. Para mas madali kong maipanganak ang anak ni Sky na halos masakal na daw si Maki dahil sa kaba. Kapag binabalikan ko ang mga dagok ng aking buhay ay napapangiti na lamang ako dahil si Storm ang naging bunga noon. Storm ang napili kong ipangalan sa kanya, hindi dahil sa pangalan ni Sky, kundi sa mga bagyo na dinanas ko bago pa siya dumating sa buhay ko. Mom, look what I have! Galak na anya habang patakbo sa akin dala ang malaking shell na inanod sa kanyang tubig dagat, nakatapless lang siya. Tuloy ay kita ang maputi niyang balat na namana niya kay Sky. Maputi ako pero mas porcelana ang balat ni Sky. Parang nagsisituloy ako na itinago ko pa siya noon. Kamukhang kamukha niya kasi si Sky at hindi maitatanggi kung magkaano-ano talaga sila. Dad, I have a crab too! Napalinga ako kay Thunder. Kakambal siya ni Storm kahit ako ay hindi makapaniwala dahil iisa lang ang heartbeat na nakita namin noon. Pero dalawa pala sila. Itinago masyado ni Storm ang kapatid niyang si Thunder kaya lahat kami ay nagulantang. Masyado kang dinaya ni Romuelo, hindi ba? Tawang ani Ashley. Pinapatungkulan na naman niya ang dalawang anak ko na si Sky lang ang kamukha. Wala akong magagawa, nandyan na yan. Natatawang saad ko. Ano naman ang balak niyo ng kaibigan ko? Nagkibit-balikat ako. 4 na taon o halos maglilima na nga mula nang sabihin ko kay Sky na wala akong balak na panagutin siya sa mga anak ko. Pero madalas kong maisip na mas magiging masaya pala sila kapag nasabi ko ng isa kaming buong pamilya. Malalim ang pagkakaintindihan namin ni Sky dahil sa mga bata.
pero ayoko naman na sa akin mismo magmula na yayain siyang magpakasal. Ano ka ba? Huwag mo nga kaming isipin. Nandito tayo dahil sa engagement niyo ni Maki. Kaya yun ang isipin mo. Tawang saad ko. Uwe, pero what if yayain ka nga ni Sky? Anya, nakaramdam ako ng tuwa. Para bang nilalagay ko na kaagad ang sarili ko sa posisyon na iyon. Siyempre, gusto ko. Walang babaeng aayaw kay Sky. Gwapo. Sobrang gwapo. Mayaman, hindi lang basta mayaman. At higit sa lahat ay mabait. Lahat ng katangian ng bait ay masasabi kong nasa kanya na. Pero ayaw ko naman na sa akin mismo magmula yun na magpakasal kami. Nakalabing saad ko. Edi ako ang magsasabi. Anya at saka kaagad na sumigaw na ikinalaki ng mata ko. Sky! Ready na daw! Hindi niya iyon na ituloy nang takpan ko ang bibig niya. What? Kunot noong ani Sky. Mabuti na lang at malayo siya. Wala! Ngiwing saad ko. Nakahinga lang ako ng malalim nang magpatuloy silang mag-aama sa pagtatayo muli ng sandcastle. Ano ka ba naman, Ash? Naiinis na saad ko. Ikaw ang ano dyan? Alam mong pagkakataon mo na ito para... Ash, kusa naman yun kung talagang gusto niya. Saad ko pa. Hay nako, o sige na, bahala ka na. 5 PM ang start ng party. May mga pupunta sa kanya-kanya yung rooms para ayusan kayo. Heto ang isusuot mo, kompleto na yan. Anya pa. Hindi ko maiwasang mainggit. Kung sa bagay ay ginusto ko naman ito. Ano yung isinisigaw ni Ashley kanina? May ginawa ba siya sa'yo? Anis kay nang pumasok siya sa room ko, nagsimula akong mataranta. Hindi, wala yun. Ngiwing saad ko. Tumango-tango naman siya at mukhang naniwala. Aattend ba kayo sa party mamaya? Pag-iiba ko ng topic. Hindi na siguro. Magpo-propose lang naman si Maki. Yung mga anak mo na lang ang isama mo. Anya pa tsaka na pamulsa palabas. Naibuga ko ang buntong hininga ko. Ano kaya ang meron at ganyan siya ka-cold? Dati naman ay hinahalikan niya ang noo ko bago siya umalis. Pero ngayon, wala nang talaga. Napabuga ako ng hangin at saka ko binuksan iyong kahon na ibinigay ni Ashley. Napakagandang damit. Napangiti ako. Ganito kaya kaganda ang lahat ng damit na isusuot ng guest niya? Napakaswerte niya kay Maki. Mayaman na, sweet pa. Di kagaya ng kakilala ko. Napangiwi ako sa sarili kong naisip. Nang sumapit ang 5 ng hapon ay dumating nga iyong inaasahan ko na sinabi ni Ash. Pati si Thunder at Storm ay inasikaso din nila. Napakaswerte namin dahil kaibigan ni Sky si Ash. Alagang-alaga kami. Pero nasa na nga ba si Sky? Napataas ang uso ko. Mas inuunan niya pa yung kung ano-ano kesa sa mahalagang ganap sa buhay ng dalawang kaibigan niya. Ma'am, pakiayos po ng labi, hindi po mailapat ng husto ang lipstick. Napakurap ako nang sabihin iyon ng makeup artist para akong napahiya ng husto. Ma'am, we're done. Lalabas na po kami ni Thunder. Saad ni Storm. Sige, pero huwag kayong magdumi ha. Baka mapahiya sa atin ang tita Ash niyo. Bilin ko. Tumango sila tsaka humalik sa pisngi ko bago umalis. Naku ma'am, ang gwapo ng groom niyo. Kung makikita niyo lang po si sir. Saad ng isang bakla. Napangiwi ako. Iniinsulto yata ako ah. Hamak na mas gwapo naman si Skylar kesa kay Maki no. Palihim akong umira pero kalaunay ngumiti din. Sorry pero engagement lang ang meron at hindi din ako ang bride. Kapwa natigilan pa ang dalawang bakla tsaka nagtitigan. Ganun po ba? Sorry po ma'am. Hindi na sila muling umimik pa. Nahirapan akong tumayo nang matapos na akong ayusan. Bakit naman kasi ganito kahaba ang gown na to? Reklamo ko sa isip ko.
Pagbukas ng hotel ay bigla na lamang tumugtog ang isang romantic song na hindi ko alam kung saan nagmumula. Mabuti na lamang dahil flat na sandals ang binigay sa akin ni Ashley, kaya hindi ako nahirapang maglakad sa buhangin. Medyo malayo pa ang venue, pero nasa bukana na ako ng arko na puno ng white and lavender na pioneer flowers. Mula sa gilid ay nagulat ako sa pagsulpot ng dalawa kong anak, dala ni Storm ang bouquet ng bulaklak. Mommy, sabi po ni Tita Ash ay dalhin niyo daw po ito para sa kanya. May pagtataka ko naman iyong tinanggap. Pagkabila ang nakaalalay sa akin ang aking mga anak hanggang sa marating namin ang totoong venue. Natigilan ako at nasapo ko ang labi ko sa gulat at sobrang kasiyahan. Walang nagpapaliwanag sa akin ng malinaw, pero naiintindihan ko na dahil naroon si Sky malapit sa pari. Totoo ngayong sinabi ng bakla. Gwapo ang groom ko at ako ang bride niya. Ako na ang bahala sa mami niyo, mga apo. Nakangiting ani papa nang lumapit sa akin. Sabay na tumakbo si Storm at Thunder sa Tita Ashley nila, tila ba praktisado talaga ang gagawin nila. Iniakma sa akin ni papa ang braso niya kaya kumapit ako doon. Masaya kami habang dahan-dahan na naglalakad. Hindi naman po obvious na boto kayo kay Sky, papa. Tawang saad ko pa. Hindi ba? Hayaan mo mamaya ay ipahahalata natin, iha. Birong saad din ni papa. Hindi na sa amin sumama si mama dahil baka daw mala siya sa paghatid sa akin, kaya kay papa niya na lang ipinaubaya. Papa, tawag ni Sky nang magkaharap sila. Yan ang gusto ko, iho. Alam na alam mo ang gagawin. Business-minded. Tawang ani papa. Wala akong ibibilin sa'yo dahil alam na alam ko kung gaano kabuti ang hangad mo sa anak ko. Dagdag pa niya tsaka tinapik ang balikat ni Sky. Humarap sa akin si papa kasabay ng haggan niya ang noo ko. Ikaw, saan ka ba galing? Himutok ko. Tsaka ano to? Maang-maangan ko pa. Inayos ko yung wedding natin. Hindi ako manhid para hindi mahalata na gusto mo na ako. Nagmamalaking anya. Ano? Gusto kita? Hindi makapaniwalang saad ko. Oo. Lakas loob na anya. Baka nga mahal mo na ako eh. Anya pa. Ang kapal mo namang talaga. Saad ko. Ang totoo ay mahirap yung aminin, lalo na sa karamihan ng tao. Nahihiya ako. Sige na, Father. Simulan na natin. Alam kong hindi na makapaghintay ang bride ko na mailipat ang apelyedo ko sa kanya. Sa hiya ay napalo ko ang braso niya na ikinatawa niya. Tawa na para bang kilig na kilig. Niyakap niya ako tsaka itinago sa dibdib niya dahil alam niyang nahihiya ako. Panimula ng pari kaya umayos na kami. Wedding rings are unbroken circle of love, signifying to all the union of this couple and marriage. Saad ni Father, kapwa nagbigay kami ng sumpaan ni Sky. O Diyos ko, batid ko pong ito na ang ikalawang beses na susumpa ako sa harap niyo. Kaya hangad ko po ang patnubay at basbas niyo upang hindi na ako muling matangay sa maling landas. By the power vested in me, I now pronounce you Ariella Gail Santivanez and Skylar Thyrone Romuelo. You may now kiss the bride. Natatanaw ko na naman yung titig ng mata ni Sky na humihigop ng lakas ko. Ang mata niya ay nakapako lamang sa akin, kaya kahit ang lumunok ay hindi ko magawa. Napasinghap ako nang maramdaman ko ang pagpulupot ng braso niya sa bewang ko, kasabay noon ng dahan-dahan niya akong hapitin palapit sa kanya. Nagawa ko pang isenyas na takpan ang mata ng mga bata bago niya pa ako tuluyang mahalikan. Kusa akong napapikit at tinangay sa napakasarap na pakiramdam. Hindi ko alintana ang dami ng tao na nakatanaw sa amin at pinapanood kami. Pakiramdam ko ay kusang napapahinto ni Sky ang oras sa mga sandaling ito.
na ilayo ko na lamang ang sarili ko nang marinig ko ang malakas na hiyawan sa paligid. Napuno ng masigabong palakpakan ang lugar at ilang luha dahil sa labis na kasiyahan. Pero boses ni Maki ang nangibabaw. Langya ka talaga, Romuelo! Inagaw mo yung schedule ng engagement ko! Nangingimbulong anito na ikinatawa naming lahat. Idinikit paminsan ni Sky ang noo niya sa akin. Mami! Daddy! Sabay na tawag sa amin ni Storm at Thunder. Napangiti ako dahil sa wakas, may matatawag na din akong masaya at buo na sarili kong pamilya. Nang dahil sa isang gabing pagkakamali na hindi ko akalaing magtatama ng lubos sa aking buhay. Ano ang magandang aral ang natutunan nyo sa ating kwento ngayon? Mag-comment lang kayo sa baba at asahan nyo ito'y aking babasahin at pupusuan. Maraming maraming salamat.